Kamusta na po kayo, ma'am? Opo. Magandang umaga po. Di naman po kayo nahirapan sa paghanap? Di naman po. May race naman. Good morning po. Nakita ko yung duya ng yung tatay. Tayo po muna po rito. Good morning po. Good morning. Pamuna kayo rito. Magandang umaga po. Nakita ko yung personal. Subscriber. Subscriber po natin kasi sa Laguna, ano? Nakita ko po kasi kayo sa ano eh, sa duyan ng kayo makasama. Abang nagpo po. Sige, hanap lang po tayo ng upuan. Inspire kami. Magandang umaga po sa inyo, mga tribe. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Meron po tayong bisita ang ating pong subscriber. Galing pa po sila ng kusamang probinsya. Alaman natin. Kamusta na po kayo, ma'am? Magandang umaga po. Di naman po kayo nahirapan sa paghanap. May race naman. Good morning po. Nakita ko yung duya ng yung tatay. tayo po muna po rito. Good morning po. Good morning. Pamuna kayo rito. Magandang po. Nakita ko yung personal. Nakita ko subscriber. Subscribe po natin sa Laguna, ano? Nakita ko po kasi kayo sa ano eh, sa duya ng kayo makasama. Abang nagpo po. Sige, hanap lang po tayo ng upuan. Inspire kami. Tatak na fest eh. Wala, sa Santa Juan ng Gintay. Sino ko po na religion? Nakasubaybay sa vlog. Father niyo po? Apo, yung tatay ko siya. At yung nanay ko naman. Tagal na nakapan na. Kaya yun na ipinalabas namin yun. Halimbawa, yung mga taong pumapasok ng katulong sa ibang bansa. Wala na pag-aasa mo lang kapitirala. Kung makaipo ng pera, dahil bumili lupa. Tama na ng kalamas eh, para magkaroon siya ng bangkong buhay. Tama po na eh. Ang tawagin ko kasi yung kalamas niyan, bangkong buhay. Eh kasi pag wala kang pera, pumitas ka, may pera ka na. Wala ka na pipirma. Sa amin po kasi eh, wala pa. May itang ibang itang backyard, pero siya mga ilang itang daan puro, pero hindi pang negosyo. Pangkain lang. Sangat-sangat lang sa mga loti-loti lang. Parang natuwa lang magtanim. Kinabayaan ko lang, pero konti isang bunga. Yun ang kinukunan namin lang. Ikaw, parang pang nalagaan. Ano mo, hindi mo inalagaan yan. Lalo na pagkain nalagaan. Mali po kasi yung alam namin kung paano buhayin sa hapagbungahin. Oo. Hindi namin alam yung technology na yung kinukunan. Kaya nga, salitaan ko nga kay Ronyo, magturo ka. Kasi lahat ng tao vlog halimbawa lahat ng tao mahirap eh saan ka ngayon hihiram ng pera kaya kami nagkaroon ni idea rin oh, eto paano kung lahat tayo mahirap nung unang magtanim ako wala rin akong alam nabiktima ako niyan nung kapitbahay niyo Kasi iba kasi hindi pwede yun eh. Gusto naman taas. Oh, eh, mahirap naman putihin. Sabi niya ni Sir Belio, mahirap naman siya i-maintain. Oh, kaya nga ang kinuha din namin, nalaligtanim ako ng 3.5 lang na kakudrado. Nung lumaki eh, nasasayang lang bunga. Hindi mo nakukuhin nasa gitna. Hindi mo makasuot yung mamimitas. Kasi gusto yung mabilis eh. Oo, sasayang lang. Kaya ngayon, para kakapakinabangan lahat ng bunga. 3x3. 3x2. O ngayon, pag tumayo, eto tal, pag palitan mo, kaya dalawang taon lang pararaan mo, upusa ka na naman. So, hindi lang paghihintay mo. Bata na naman uli yung alaga mo. Oh. Kaya yun ay na-advise namin. Saka madali magpalit. Kaysa doon sa titiis ka na sobrang taas. Maksayado na sa gamot yun, saka sa pataba. Nakita ko rin problema sa amin lang ay ang tubig. Although nagpalitwer kami, medyo mahal na ang nabot. Dahil malalim ang... Di ba, basta may makukuha. Meron na kuha naman po.
Nagbili na nga kami kahapon ng tiyori ko sa raon ng Lourdes. Medyo mahal. Pero masusulit naman yun. Opo naman. Alam ko naman. Importante kasi talaga dyan patubig. Pero sir, hindi kakayanin po yung katulad dito na yung kasi mababang water level dito na malakas na paagos. Siguro kaya naman yung so may aagos pero hindi ganun kalaki yung tubig. Pero may tubig po. Ang gagawin lang nyo lang doon yung magiging pabilog tapos lalagyan lang konti daan ng tubig. Oo, diretso. Pwede yun. Yung bahay na, yung aming bukid ay walang bahay. Kaya bago namin yung bahay, pinagamin ng kuryente para yung titira maayos. Swerte yun. Matit yung tubig talaga. Convenience yung mag-alaga doon. Para naman eh. At hanggang sila katira, di yung pagkita tulo nyo, naniman mo nita kasi yun. Pwede siya magulay. Kaya karo sa pinlalaki mo ako. Eh, kumikita ko sa pagkita. Pero pagka yung tinitak na yun, nababara ng tubig, ayaw ng kalamansi. Hindi na, saan yung pamakita? Sliding yata yung kanila. Hindi na mo itag dyan, pero sakto pa din mo sa pinigilan. Okay. Pwede siya. Kaya tarin po siya dati na ano. Ayaw, aalisin na ninyo. Saka pinagalingan niya ng rambutan, hindi rin nababa yung rambutan doon pag nababa dyan tubig. Bubulok mo. Na parang kwanti ang kalamansi. Yung tanong namin sa gusto mag-try na kalamansi, yung area. Apo. Limbawa, okay yung area, may kukunan mo ng tubig. Hindi ba natin? Oo. Ngayon, pag walang tubig, ayun na kayong mga gastos yung malaki yan. Sasayang lepulan niyo. Ngayon, kung may tubig naman kayo, baka ayaw na umalis na sa may lupa ninyo, ayun na kayo magtanong, mamatay rin tatanim niyo. Stagnant water. Ina kinukuha namin sa kanila para bakbaka. Halimbawa, kulam ng panahon, gagastosan mo. Para pakinabangan din pag ganyang taasahan mo. Kaya tinitingnan muna yung area para sigurado mabubuhay. Meron kaming subscriber sa Bulacan, nag-testing, bukid yung tinanimin niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa palaro lang ako kay Ma'am Jack, mabubuhay o hindi. Nakakaisang taon naman na mahigit na, buhay pa na may kalamansi. Ang ginawa lang po namin doon, hindi po siya inilubog. As in, nakapatong siya, tapos kinawalan ng lupa. Ngayon, pagka sa Tagaraw, ay talagang tsatsagayin talaga nilang... Oo, malakas man kasi talaga tubig doon, kaya kahit medyo umangat ng konti, okay lang. May solusyon sa ganong mababa, ilahan mo na isang truck na lang. Yun lang, medyo lang masarap lang ang gastos, no? Tatambakan pwede rin yun. Gastos lang. Lalo ko nang bawa. Nakabili ng lupa. Nakabili ng lupang milyon na nakausapan eh. Nakabili. Nakabili ng lupa. Salamat nga po. Hindi stag ng tote. Ay pala. Ikaw yung ibenta. Utiyo ikaw kung ibenta. Kasi yun yung area na wala katarintan yung halos. Ibenta ninyo. Tamlan nyo ng kalamansi. Pagka dalawang tanong kalamansi, tsaka ibenta. Medyo mataas ang presyo. Mataas ang presyo noon. Paano nila matatry? Iba kasi ang presyo pagka may tanim na. Kung may benta nga nila, gusto nila mataas sa pagbibila. Ang sa amin lang, walang masyadong market pa. Kasi wala kasi yung kawan yun. Bagas ako, hindi pa kilalaro nyo. Kaya sabi ko, gusto gumayang kalapit ko eh. Pag gumaya sila, tatayuhin na naman. Ang market po kasi niya. Ito kasi nung una, nung kami rito, talaga dadalhin mo sa pamilihan yung gulay mo. Inaanin mo. Mm-hmm. Mga di pa gano'ng kilala ng mga mamimili. Na wala pang bayo. Nung makilala nila, problema mo, kung paano pagbubungahin, paano pagagandahin, alaman mo. Andyan na sila. Maraan bayad dito. Doon, pagka meron kayo niya, makita nyo eh, bilalapit sa inyo. Bayad na pumupunta dyan. Sa tangang hanapin nila, may kalamang siba sa inyo, may bunga ba, ako natatanong doon. Presyo na lang pag-uusapan nyo doon. Presyo na lang kayo. Ay lalo sa parte ng Laguna, sa Maynila pa sila kumukuha ng kalamansi diyan. Totoo nga po. Dahil sa kung saan yung bagsaka, Divisoria. Ano ba, sa lugar ninyo, umaari na kayong kalamansi, yung bayang pinestable niyo, sa inyo na kukuha. Tatakan nga ako, malapit sa amin ang palengke. Ang nursery. Malapit dyan sa Batangas. Oo. Pwede ng nursery malaki. Pati hindi, katulad dito pa natuto. Kasi wala yung tuturo. Kaya nursery lang eh. Nababanggit ko nga. Yung ang Batangas. Yung kapag nagmamula ang binhin ng kalamansi, pero wala silang kalamansi yan. Oo, di sila makapag-time ng kalamansi. Sino ko din ngayon? Dito nung kami sa WC ha, wala kami ka akong... Nursery.
Nursery, pero may kalaman siya naman kami. Alam talaga na iba niyan eh. Mabilis mamatay pag tinutubig, kaya hindi nagdahatan ng iba eh. Alam nila mo. Hindi kasi proseso para ditubigin at panitanim. Kasi basta idinubo lang sa kaalaman. Merong kasi sa parte ng Batangas, sa tagtanim, ulan at arawin lang siya. Hindi talaga yung stain talagang pag-aalakang kagaya ng ginagawa rito. Eh merong mabubuhay ngayon kasi minsan merong panahon na talagang hindi naglilimit na umuulan sa loob ng isang buwan. Mabubuhay ang kalamansi, kaya so nga lang, hindi talaga yung gaya na inaasahan mo na marami magiging bunga. Kumpara mo kasi dito sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, eh nandiyan nagiging sentro ng init eh. Ang kalamansi kasi yun din ang gusto. Yung mainit apa na. Kaya nga pag halimbawa, may mga cover na mga puno, gaya ng nanyog o ano pa man, talagang pinaalis natin. Meron kaming longkong. Ayan, yun ang gusto niya. Mahali ka na rin. Yung sa amin po na lalamig ang panahon pag mga December lang. Ayun, okay lang po yun. Yun yung mga natural po natin, yung mga klima talaga. Yun ang gusto nung kalamas eh. Bawa, pagpapagbunga ka ng tagara, lumilit ang panahon. Tigangin mo sa tubig. Ayun, pagkalaki ito niya, kagano na ang mga dahon. Sa mga na po, ano, kagusan mo. Lalabas na maraming bulaklak. Ayun. Inaalagaan mo lang ngayon pag lumabas. Actually, sali naman kami magbukid kasi may palayan kami. Mas mahirap palagaan ng palayan. Mas huwag ginahawakan naman siya sa palayan. Oo nga po. Sabi na tiyurin ko. Matakaw sa tubig ang bukid. Mag-i-spray ka, nakalubog ang paa mo sa putin. Tapos bangga-bangga yung paa mo sa puno ng palay. Palakad ka, iwas-iwas pa yung paa mo. Tapos yung pagbubomba mo, depende sa hangin. Eh nakita ko parang mag-spray na parang spray sa Peter Benio eh. Ginagawa ko dyan. Nag-inini siya eh. Ganun kasimple lang. Ayan talaga yung magamit. Eh di kagaya ng sa palay kasi talaga ang taligay dyan sa pagpapatubig. Di po pwedeng matutuyo tubig mo dyan sa palay. Magbibita kang pinita. Oo, lalo yung mga pabunga ng palay mo. Ang sabi nung lolo ko, tanda ko yan, ang palay ihahawakan mo isa-isa. Isang naras mo, bago ulit pakinabangan niya. Simula sa pagpapatubuyan, pagkatempo, isa-isa nakahawakan ng dalili yan. Maraming ang proseso palay, mula sa pagpupula. Unlike ng kalamansi, pag naitanim mo, i-maintain na lang. Maintain mo lang siya. Saka hawan-hawan na gano'n lang. Malaki ang gastos ng pala yan eh. Sabihin niya pa lang, pag tumubo na, makikita mo na yung sakit. Bili ka na kagad ng pag-insecticide. Para palta ng binhi. Pag nalipat na sa lina, pag-aaralan na naman uli niya kung paano siya malalakihin. Kung anong gusto kailangan niya para halimbawa, baka may sakit na. Malaki nga ani mo. Mura naman ang presyo. Masama pa, nakalamidad ka. Kumani ka nga ng palay, nakalamidad, sira yung palay mo, maitay. Mura naman mabibenta. Mayroon talaga pa. Ang mahirap pa doon, makalamidad pa. Yun nga po. Yun ang number one. Isang pasok ang bagyo. Ayun. Masesentro tayo. Pero yung kalamansi, eh kahit kumalamidad, mas mahal ang presyo. Pagkalipas na nilalilo, mas mahal. Tinaan na kami ng number 5 dito, si Karding eh. Makarasi si Karding eh. Kinabukasan eh, nabutas kami ng kalamansi yun nila, dala kami ng palente. May pera na. Pero pag po malakas ang bagyo at hinangin ng kalamansi, hindi siya naapektuhan yung ugat. Hindi. Matibay yan. Yung mga edad 2 taon. Ay, kabataan. Mahape yun. Diba sa mahinapa ang ugat. Kabataan. May para naman doon. Meron din kami blood doon. Naiangat niyo sa lupa. Uy, tatayo. Iangat pala, tutukuran o. Parang sapasapak sa lupa. Parang tayong kawain. May tutukuran niya. Pero pag itinayo mo, mamamatay. Yung kasi yun, halimbawa, ito yung ugat. Kasi na bold yun, aangat yung ugat na ere. Ngayon, pag itinayo mo, aangat na ere. Kasi ilugot na yung ugat. Black principle lang nakatanim. Kaya yun, muntay ka na may tendency yung mamatay. Tsaka yung kalamansi kasi meron siyang principle na patusok. Ang mangga, pag yaratin naman ng bagyo, ay salpak talaga. Bunga. Nag-testing po kami ng mangga. Namumunga na lahat. Isang bagyo higaan. Bagsak lahat. Ginawa kasi namin noon, inihiga namin pagtanim. Kasi namin nakahiga eh. Itinayo naman yung bagyo. Kala nung patawag. Papalipitin ang hangin niyo. Oh, di kayo po. Bunga na. Agot na kamay. Ang dami. Tuntula kami. Puro bang ang talabaw. Buong bagyo. Wala na sila. Ako, naubo. Wala na sila. Ubo na lahat. Dito nga. Nung dumaan yung Santi rito. Nasa entro ng Santi. Lalo siya dalawang dati may dito lakas na mga manggahan dito, nagsibagsak ang mga puno. Patay, ngayon, pagpapalitan ng kalamansi. Sabi ng mga tiga rito,
sa susunod na parakalikan dalawang taon, hindi mabibili kalamansi dahil lumawak lang kalamansi yan. Hindi. Nang dumami kalamansi, namahal palalo kalamansi eh. Sa matalang nung una, yung unang magtayo ng kalamansi rito, dahil sige kay Pepe unang itin dito, ang pinakamahal na kalamansi nun, 6 na rala sa Red Bank. Yung pinakamahal na kalamansi. Nang dumami kalamansi, $2,000. Mas madami kalamansi ngayon, kukumpara nung una. Tama po. Kasi lahat ng bahay gumagami. Tsaka hindi, maraming pangailangan talaga. Produkto pa. Kalamansi juice. Tabang. Panlinis sa bangka. Pagkain, panlinis. Sa mga kagat ng insekto, may namgamot siya sa agat ng ahas. Tsaka ano po, in-export na. Lagi sa bote. Binomote. Tapos in kasi, pag binote nga, tama. Na-pepership na masasabok. Processing na. Tama po. Na-extract na siya. Lagi sa bote. O, dadalhin doon sa ibang bansa. Minapanood ako namin. Inangan kasi ang kalamansi sa ibang bansa. Kasi sa pagkain. Sa kuwento niyo sa Peter Channel. Ginawan tayo doon. Kaya pala man sa ibang bansa. Napanood din yan sa interview. Siya interview na po. Apo. Tama, napanood yan. Yung kaya ang Cortez. Grabe. Tama ka naman. Yan doon sa Amerika. At saka pa lang, vitamin C pa yan. Sobrang tama. Sasama pa sa mga gamit. Lalo na nung nagkaroon ng COVID. Gamot siya sa lagya, sa sipon, ugo. Actually, yung kami po, din maga kayo mag-asawa. Isang basong tubig, apat na kalamansi. Kasi ang isang kalamansi ay 100 milligram ang, ang vitamin C. O di, okay na. Hindi na kami inuman si Pepe. Natural. Walang sipon. Ilang gamot ko ah. Pag-aaking masisipon, ilang gamot ko. Ang nato. Kaya pag-aaking dinarag test, kahit anong klase ng drug, lamar kita sa dugo ko. Kalamansi. Kaya sinasabi ng mga tao na hinahatulang ko na magkakalamansi. Mawawalan doon ng dugo. Saan mapupunta? Sabi ko. Nababahan. Hindi naman kakabutas ang balat mo. Kung kanya ka kinakakawala ng dugo, dapat siya ako tuyo na dugo ko. Sabi ko. Kaya nirecommend ako. Dahil din ang ginagamit ko. Sabi ko. Kaya ano po kayo tayo? Ha? Ano ito naman? 74? 17. 17 lang. 17. Kayo pa na? 68. Dalawang taon tandaan ni sa akin. Yung mga nalakas pa nila. Hindi pala sila kaduyan. Medyo. Hindi. Kaka-kami nakaduyan. Namamahing ano. Opo. Galing yung trabaho. Nakita ko ang iblog, nakaduyan. Nakapetuan. Nakaduyan kami, namamahing. Ryan eh. Ba't yung nakakabit na yan dyan? Katulad ngayon, alas 4 pa lang, kasa palengke na ako. Siya, nangihinaya kasi ako sa dilang. Tinindi ako, saka yung papaya. Apo, hindi natin papaya. Pagkili ko ng ulam, pinagbilan. Hindi na bawasa yung pera ko sa bangko. nakakapit pa rin. Mm-hmm. Bakit po may mga tarimlang malunggay? Malunggay? Ay, hindi yung pera rin dito. Dami yung bilita ako. Isang kilo yung dahon. Kasi, oo, gulay yan. May kumukuha rito ng marunggay. Sila na makaharap sila. Ang benta nila 30. Ang kuha sa amin, 10 lang. Eh, dinadala naman sa Maynila. Saka sila na makaharap sila. Sila na pumipita. Hintay mo na lang imbayad. Mga panabe, nakita ko lang tayo marunggay dito. Napapakinabangan nila yan. Bakod lang nung aming mga lupa yun. Kaya nga po. Hanggang sa bakod niya, napakinabangan. Sagot niya pati kuryente mo, tsaka tubig. Dati-dati, maraay kong papaya. 3,000 pinagbibilang ko, tinitipitas ako. Eh, nung bumagyo, nangabuwa. Ano ba akong tanong na lang uli? Eh, 20 ito papaya, pero 1,000 pinagbibilang. Pero 20, maraay na pinagbibilang. Kaya lang papaya, hindi pwedeng presyo isang tanin. Pag nakalabigad ka, tiyayang lahat. May inasa ko niya. Ang layo po ng tanim niya kalamansi dito ay 3 by 3. 3.5 by 2. Pero idea na po sa amin yung 3 by 2. Pwede na po. Kung gano'n siguro mga 1,000 puno. Pagka 3 by 2, et 1,000 square meter tatam na ninyo. Pwede pumasok doon mga 1,000. May naman ito, bracket na kulang. Yung pandi naman natin didikit masyado sa bakod na gano'n. Eh kasi yung sobra, sa metro po kalahari. Pag kulang eh, order ka na naman. Sa metro po kalahari. Baka umisang hindi nawawala yung mga sa harapan yung mga sa 1-2, makukuha nyo na natatanggap. Sa
Ay, paano? Opo. Ay, paano po? Papaalam po muna. Bahalan po sa expert natin. Opo. Mayroon po kasi ako lakad po ngayon. Sige po. Salamat po. Okay, sige po. Sir, pag-order namin. Opo, contact nyo na lang po ako. Oo, sige po. Papasal po kayo na. Oo, sige po. Okay po. Sige po, yan. Ikinuha na po natin kay Tatay. Yung taga Laguna para po doon sa magkuhan po ng kalamansi. Nang i-imbestiga sila kung ano pa meron sa kalamansi, paano pang kumita, paano pa para ng pag-aalaga. Kaya ina-assess muna nila bago nila pasukin po yung isang business o negosyo sa kalamansi. At talaman yung kanilang lupa ay lahat ay possible naman na pasado doon po sa qualification po ng kalamansian. Meron po kasi tayong isa pang lakad, mga katribya. Ito na, mga katribya, po yung update po ng ating dream house. Ito yung ating kwarto. Tatlong kwarto. Dito kami. Yeah, dito yung ating master bedroom. Dito naman po yung ating dalawang bata. Tapos ito yung ating sala. Dito yung yun naman sa galeri. Ito yung ating kusina. Sa tagliran naman ang ating namang garahe. Dito itataasan din dito para marami pang tambak ang ating pong gagawin. Eh, ito pong Indian, sakripisyo po siyang matetepok. Dahil po yan po ay ating puputuli na. Laki-laki na rin po, mga tiga po, yung nagawa. Tapos ito yung bubuhusan po nila. Ganito po siya ngayon, yung taas. Talaga pinataas po natin dahil sa amin kasi pag malaki po ang pagbaha tsaka po yung malakas ang bagyo pag nasa sentro ni Baysiha at marami pong dalang ulan, umaabot po sa mga kabahayan po yung tubig. Kaya talaga tayo nagpasadya tayo magpataas para hindi abutin po yung ating mga gamit. Ayan. Ito naman yung mga halaman ni Mrs. na gagawin. Dito rin po yung terrace. Yung bahay. Malaki rin pala. Kala ko maliit. Pwede na. Malaki na rin po nagagawa. Nakatabi nung kalananay.